the sauna yesterday is a sauna of contradictions. No? Bakit ko nasabi itong sauna of contradictions? Kasi yung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. dun sa kanyang talumpati ay iba doon sa nangyayari sa katotohanan. No? Magkaiba yung nangyayari sa aktual na buhay kaysa dun sa mga sinabi niya dun sa kanyang talumpati sa sauna sa loob ng batasang pambansa. Si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista, at suki na natin dito sa ating programa at dito sa SMA. Doc, good morning at welcome po ulit dito sa Pulso ng Bayan. Magandang umaga sa iyo, Jade, at magandang umaga sa iyo, at Mark, at magandang umaga rin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat for another chance to be in your program. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, Doc, kahapon, yan na, narinig na natin, na siguro napanood mo naman at na-monitor mo yung ikatlong State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung bang lahat ng mga economic indicators mo na nabanggit na kung saan ginaduhan mo ng fail ay narinig mo doon, at meron bang direkta at klaro, malinaw na detalye ang Pangulo pagdating sa ekonomiya? Alam mo, nabanggit ng ating Pangulo doon sa SONA kahapon na they've been meeting their targets over the medium term. Eh, nakipakita naman natin yesterday that the Marcos Jr. administration has consistently failed to meet these targets. Ano? Magmula sa paglago ng ekonomiya, sa inflation, sa kalidad ng trabaho, all the way hanggang sa mga investment at turismo at marami pang iba, no? So clearly, Jade, ano, the sauna yesterday is a sauna of contradictions, no? Bakit ko nasabi itong sauna of contradictions? Kasi yung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. dun sa kanyang talumpati ay iba doon sa nangyayari sa katotohanan, no? Magkaiba yung nangyayari sa aktual na buhay kaysa dun sa mga sinabi niya dun sa kanyang talumpati sa SONA sa loob ng batasang pambansa, no? And we can cite many examples, Jade, no? Let me give you one example, ano? Yes. Sabi ni Pangulong Marcos sa turismo, mabilis lang, Jade, no? Sa turismo, sabi niya, the focus now is on experiential tourism. E ano ba ang ibig sabihin itong experiential tourism? What does it mean? Did he give any meaning to the phrase experiential tourism? Is he referring to the fact na pagdating ng mga turista sa ating bansa, yung ating paliparan ay madilim dahil brown out, yung paliparan ay mainit dahil walang aircon, yung paliparan natin pagka ikaw ay umupo ay makakagat ka ng mga surot at mga kung ano-ano pang insekto, pagdating mo sa paliparan may mga magnanakaw sa loob. Diba? So is that the kind of experiential tourism that he was referring to? Kasi alam mo, Jade, napakadali mag-throw ng mga jargons, madali mag-throw ng mga buzzwords without giving any meaning to them. Ano? At kaya nga, as the speech progressed, ano, I've been noticing a lot of contradictions with what is really happening on the ground. Bago ko ipasa yung Jade, meron pang isa, no? Sabi niya dito, sa ating mga trabahador, and I quote, ha, ito mismo sinabi niya sa kanyang SONA, sa ating mga trabahador, our employment rate has increased to 95.9%. We also saw a significant increase in high quality jobs. End of quote. Yung phrase na high quality jobs, what does that even mean? Talaga yun, parang yan yung kaso ng experiential tourism. Throwing out words and phrases and jargons na without any meaning. Bakit ko nasabing walang kabuluhan itong phrase na ito na high quality jobs? If totoo na nakakalikha ang gobyerno, nakakalikha ang ekonomiya ni Marcos Jr. ng high quality jobs, how come pumunta ka sa airport ngayon and you will see thousands and thousands of our kababayans who choose to work overseas? Pinili nila na mga ibang bansa para maghanap buhay kesa mag-apply dyan sa mga high quality jobs na nililikha ng ekonomiya ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, marami pa rin OFWs na umaalis in spite to sinabi niya na the economy is creating high quality jobs. Kaya this adds more evidence dun sa sinasabi ko nga kanina na itong speech na ito ni Pangulong Marcos Jr. is nothing but a speech of contradictions. It's a sauna of contradictions, Jay. Madagdag ko rin, Doc, dahil doon din sa kanyang sauna, nabanggit niya na yung poverty rate natin has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021. At halos 2.5 milyong Pilipino daw ang naiangat natin mula sa kahirapan.
I actually dispute that, Jade, ano, kasi that is not what is truly reflected on the ground. In fact, kapag ka nagpa-quality survey kayo, ibang sinasabi ng tao. Ang issue dyan is may mga trabaho nga sila and hindi nila ma-afford yung mga bilihin. Ano? So iba yung mga numero na nilalabas ng ating Pangulo kaysa dun sa actual na nangyari. And again, Jade, that is another concrete example of the contradiction that I was referring to earlier. This speech is so full of contradictions in terms of what is actually happening on the ground versus what was spoken to yesterday, Jade. Ito pa, isa pa, nabawasan na daw yung ng lagpas 1.7 million ang mga Pilipinong walang sapat na pambili ng pagkain. Oh, alam mo, Jade, ano, and again, that is another contradiction kasi pagka nakita mo yung mga actual na sinasabi ng ating mga mamamayan, talagang tumaas ang kagutuman, ano? And what worries me, Jade, as well, is that since related to sa kagutuman at sa kahirapan, is that dun sa speech ni Pangulong Marcos Jr., he was alluding to ng expansion ng ayuda. So may mga bagong forms na ng ayuda, may mga bagong mga benepisyo para sa mga mahihirap. This tells me, Jay, that the economy is indeed worsening. Bakit ko nasabi na lumalala? Kasi kung gumaganda at nagiging prosperous ang iyong ekonomiya, dapat yung mga ayuda na yan hindi tumalaki, hindi tumadami, lumiliit yan. Kasi pag nagiging prosperous na, there's less need, you know, for these dole outs na binibigay sa mga mahihirap. Sa nakikita natin, based on sinabi ni Pangulong Marcos Jr. yesterday, what is happening is that there is an expansion of these ayuda programs which sends a signal that, you know, the fact na nangangailangan ka ng maraming ayuda, well, sends two signals actually. One is that the economy is worsening, and another is that they are using the ayuda in aid of election. Kasi nga naman, next year mag-e-election na eh. So it's about time na magkaroon ng mga iba't ibang klaseng ayuda. I-expand natin itong ayuda. Baka posibleng more than 500 billion ang ipamigay nila dyan, ano? In aid of election, Jay. Sinasabi mo ba, Doc, na sinasadya ito? Baga, it's part of a political strategy para sa darating na election, itong mga ayudang ipinamimigay. Oo, of course. Kasi ganito yan, Jade. Halimbawa, sa isang rehiyon, ano, or sa isang probinsya, makikita nila na bumababa ang kanilang mobile trust rating. Kagaya halimbawa sa Mindanao. Kung maaalala mo nito mga nagtaang linggo, Liki Tudasona, the President, and si Speaker Romualdez, they were out and about, you know, sa mga rehiyon, sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao. They were giving away money, they were giving away CLOAs, you know, they were giving away benefits sa mga mahihirap. Bakit? Kasi bumababa yung kanilang approval and trust rating sa mga lugar na yan. Oh, eh, alam naman natin na ang Mindanao, yan ay mga Duterte. Yan eh, kumbaga, baluarte yan ng mga Duterte. So makikita natin na clearly, the government resources are being used, you know, and are being exploited by this current administration to serve not for the purpose of improving the lives of ordinary Filipinos, but the resources of the government are used to advance their political ambition, Jay. Oh, at ang masaklap pa dyan, Doc, kasi yung mga ayudang ipinamimigay, eh, may mga pangalan, may mga mukha ng mga politiko. Oo nga, totoo yan, Jay. Sipin mo yung sako ng bigas, may pangalan, no? May pangalan ng mga politiko, yung sako ng bigas. Yung supot, no, na kung saan siguro mga 2 kilong bigas yun. May nakalakip na pangalan, no, kung sino yung namimigay. Ang kakapal ng mukha nitong mga politikong ito to put their names on this ayuda, yung mga bigas at kung ano-ano pa, eh galing yan sa pera ng taong bayan. Hindi nila pera yan, Jay. Oo, at nabanggit din ng Pangulo, Doc, na sa tulong ng 4Ps, mas gumanda na ang kakayahang makipagsapalaran sa mga hamon ng buhay ng ating mga kababayan. Ang issue kasi dyan, Jade, sa 4Ps, ano, kailangan maraming gumagraduate. Sa nangyayari dyan, bagamat may mga gumagraduate, tumarami rin nadadagdag sa 4Ps. So, kumbaga, pag tumadami nadadagdag sa 4Ps mo, okay, kaysa dun sa gumagraduate, that means there's a need to expand the program, there's a need, more need to put more money into it, kasi nga mas dumarami yung nangangailangan. Sabi ko nga kanina, that sends a signal that the economy is worsening, it's not going anything for the good, kasi makikita natin na nagdadagdag sila ng suporta para sa mga 4Ps, ano? And again, it all boils down to Jake na kailangan itong mga 4Ps natin, hindi sila maging forever na dependent sa ating gobyerno. Kasi kailangan dito sa mga programang ito is to actually instill to them the value of
kumbaga maging financially independent, yung value ng hard work, bigyan mo sila ng mga sapat na skills ano para sila ay makatayo sa sarili nilang pakis sa umasa sa gobyerno. Pero syempre, ginagamit ito ng ating mga politiko to advance their own political ambition. Kasi nga, mas gugustuhin nila na yung mga tao ay manatiling mahirap at umaasa sa gobyerno para every election, sila ang ibinoboto for them to stay in power for a really long time, Jay. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Doc, bigyang diin ko lang yung sinasabi po ninyo na ang magiging batayan nitong kung maulad man o naging yung nag-worse na itong ating ekonomiya, dahil dito sa mga ayudang ipinamimigay, kung patuloy tayong namimigay ng ayuda at iba pa sa ating mga kababayan, ibig sabihin, hindi ganoon katindi kalakas ang ating ekonomiya. Baga, it's in worsening level. Oo, kasi nga, kung talaga bang totoo na sinasabi ni Marcos Jr. na dadalhin niya tayo sa isang economy na prosperous, ano, na baga, may ginhawa, umuunlad, ano, ibig sabihin dapat yung dami ng ayuda na pinamibigay ay bumababa ng bumababa. Kung kukumpara mo, Jade, ano, yung ayuda ngayong panahon na to kaysa nung panahon ng pandemic, mas maraming ayuda ang pinamibigay ngayon kaysa nung panahon ng pandemya. So that tells you something na kumbaga, hindi na kasi, bakit ba nangailangan ng maraming ayuda ng pandemic? Well, for obvious reasons, kasi may mga ECQ, di ba? May mga lockdowns ng time na yon. Limited yung ating movement, hindi tayo makapunta sa hanap buhay natin. So we have to depend dun sa mga pinamimigay na ayuda. Pero tapos na ang, ano, tapos na ang pandemic. So ibig sabihin, there is another purpose, another reason kung bakit nadagdag itong ayudang to. At nabanggit ko nga kanina, meron dalawang explanation dyan. Unang-una is, yung ekonomiya natin hindi gumaganda, no? Nagwo-worsen yung economy natin, magiging matumal yung paglago ng ating ekonomiya at yung paglago na yan hindi nagtatranslate dun sa mga mahihirap. Yung mga oligarko at yung mga elites lang ang nakikinabang. Kalawa, yung pag-expand ng ayuda, isa pang explanation dyan is ginagamit nga ng mga politiko yan, no? To advance their own political ambition, Jake.